Kumusta mga kapadyak? Punta ako sa bike shop ngayon. Kasi papagawa ko si yung bike ko. Si Sunny Boy. Pangalan niya Sunny Boy. Kung naalala nyo nung punta kami sa Katandala ni Mick, naputol yung kadena. Tapos binawasan namin ng dalawang link yung kadena. So medyo kapos na siya. Sinakay ko na siya dito sa sasakyan kasi masama yung panahon eh. Baka hindi tayo ng ulan. Medyo malayo dito yung mga bike shop. So tara, withdraw ako ng pera mabilis. Ito yung situl ng lipa. So dito tayo nakapag-withdraw. Yung nga pala Sunny Boy oh, yung bike ko medyo chinap-chap natin. Oh, so plano ko yung paggawa, kadena, bearing dun sa bottom bracket. Papacheck din natin. Silicone grip, medyo napunit siya. So tara na sa bike shop guys. Dito kakanan tayo. Dito yung bike shop. So guys, ito na yung bike shop. Hindi ko lang kung anong pangalan ng bike shop. Ayun! So Rubia Bike Shop. So tingnan natin kung makapag-video tayo sa loob. So guys, wala pa lang ano doon, kadena. Kakaliwa tayo dito. Itong kaliwa papuntang bayan, Lipa. Itong kanan papuntang Lodlod. And diretso papuntang ano siya? Bulbok, Sampaguita. Maganda sana yung bike shop dun sa loob ng bayan kasi wala siyang parking. Gusto ko sana magpagawa dun eh. Ito bike shop. Tatapay muna tayo dito. A few moments later. So guys, yun nga, bumaba tayo. Tingnan natin. May kadena sila kasi mahinang klase yata. Tigko 200. So pinakita sa akin, nasa kahon pa. Tapos nasa loob ng plastic. Yung nakita ko, nasa plastic pala, may kalawang na. So medyo hindi tayo titiwala doon. Parang nakakatakot eh. Lalo na sa mga madalas mag long ride kagaya natin. So punta tayo din sa kabila. Diretso tayo. Kasi ang problema, walang parking. Oh, you know? No! Kasi ano? Pupunta tayo din sa kabila sa loob ng bayan sa sinasabi kong paborito kong bike shop, yung Bicolano. Bicolano Bike Shop. So tara. Mga kapadyak, bago tayo nagpunta sa Bicolano Bike Shop, dumaan muna tayo kay Ate Josie's Bike Parts and Accessories. Dito siya sa Lipa, pupunta siyang Granja. Marami siyang tinda rito, pasyal din kayo dito minsan. Okay dito. So guys, nakabili tayo ng chain. Ito. Shimano yung sabi ha, pero hindi ko alam. So sabi ni Ate Josie, pang 9 speed daw. Kahit ano daw, basta 9 speed. So, kahit malaki yung chain, o naka 1 by ka, or yung cogs may malaki. 50 yata yung cogs ko eh, yung pinakamalaki. So maghanap lang tayo ng bike shop para ipakabit natin. Tapos titingin na rin tayo ng silicone grip sa ibang bike shop. So tara. Bumalik ako dito sa Rubia Bike Shop, yung una natin pinuntahan kanina. Kasi punuan dun sa ibang bike shop eh. So titingin natin kung makasingit tayo, mukha namang kokonti yung ginagawa nila. So tara. Mga kapadyak, so kakapunta lang natin sa Rubia Bike Shop. Nangyari, hindi nila nagawa yung bike ko. Ay, hindi nila tiningnan. Sabi ko nung isang mekaniko kasi hindi daw... Siguro kailangan bumili daw ng parts sa kanila bago nila bigyan. Tapos yung may-ari sabi, hindi daw sila gumagawa ng bottom bracket. So yun. Nagpunta ako dito kay Kuya. Bumalik ako sa Maria Loren Trading yung nakalagay doon sa taas eh. Hindi ko alam kung yun ang pangalan ng shop nila. So ito ginagawa niya ngayon. So yan,
chain lang, yung bottom bracket, binigyan niya ako ng payo na esprayan ko na lang ng WD-40. So guys, pauwi na tayo. So yung ingay sa bottom bracket, hindi nagawa. Nangyari, pinarato ko dito sa palengke yung ano, yung sasakyan, dinala ko na yung bike. Puro ano, medyo nainis lang kasi ako kasi puro tinatanggihan nila. Hindi pa kanila nakikita. Yung isa, si Kuya, yung dito sa may papuntang Balagbag, dito sa may ano, natuwa ako sa kanya. Kasi kahit hindi niya binuksan, nagsuggest siya kung ano magandang gawin para mawala yon. So kahit pa paano, nagkaroon tayo ng idea kung paano mawala yung ingay. Tapos pinapalitan ko na rin sa kanya yung katena. Please, alam mo yung sincere yung sinasabi niya, hindi yung kagaya ng ibang bike shop na sasabihin lang ganito, lagyan mo ng langis, ganito. Alam mong ayaw lang nilang gawin, parang tinatamad. Kaya medyo na ano. So ngayon, pinalitan ko na yung katena, pinapalitan ko na yung katena. Tumawag na rin si Mrs. kasi nga, ilakad kami ng alas 2. Si Gab, yung anak namin, hindi pa rin kumakain. Ngayon mag-aalauna na, so kailangan ko makauwi ng bahay bago mag-2. So papakayin mo natin si baby. Hindi lang tayo sa maluwag na kalsada dadaan. So kahit pa paano, si Sunny Boy yung bike, okay na ulit for long ride. Kasi napalitan na yung kadena niya. Tsaka iba yung ano, medyo gumaan ngayon. So masusubukan natin mamaya. So tingnan natin. So kita-kits tayo mamaya guys. Dito na tayo sa bus stop. Medyo gutom na rin ako, kailangan natin makauwi. Mga kapadyak, kakauwi ko lang dito sa bahay. Ito yung kadena na ginawa ni Kuya sa Maria Loren Trading. Okay naman siya, maganipidal. Nag-spray na rin ako ng WD-40 sa bottom bracket, so mas lalo siyang gumaan. Shoutout sa'yo Kuya. So hanggang dito na lamang guys. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to hit like. Subscribe ka na rin para sa mga bago pang video. Kita-kits na lang sa daan guys. And ride safe mga kapadyak.